Hello? Hello? Hello po. Ayan, ang lakas! Very good! Malakas ang boses nito, na-briefing. Ano pangalan ate girl? At ilang taon na? Shane po, 18 years old. Taga saan si Shane? Bungabon, Nueva Ecija po. Ah, parang ang dami nating mga viewers dyan sa Nueva Ecija. Kamusta kayo dyan sa Nueva Ecija? Okay naman po. Luzon yan, di ba? Yes po. Ano bang makikita dyan na special na tanawin? Mga bundukin po. Bundok? Bundok lang talaga? mga falls. Mga ano? Falls? Falls. Ah, taray. O siya, ano ulit na pangalan? Shane po. Shane. Ilang taon si Shane? 18 po. Ayan, 18. Sorry, medyo nakakamakakamakas. So si Shane, 18 years old from Nueva Ecija. Kamusta naman ang love life mo, Shane? Single ka ba? Taken? Single po. Single. O, so anong itinatawag mo ngayon kay Tita Kim? Nagloko yun. Anong tinatawag mo ngayon kay Tita Kim? Sino ang nagloko? Ikwento mo yan. Ex ko po, nagloko. Ex mo nagloko. Okay. Opo. Para ilang ex mo na yan? Five po. Oh, tara! Maaga-agang nagsimula ito, 18 years old, nakalimang ex na. Ilang taon ka nung nagsimula kang magkaroon ng jowa? 15. Ay, tari, 15! Ako, 16, parang gano'n. Parang 15 din, paras lang tayo. Parang ang bilis mo magpalit ng jowa. O siya, itong last jowa mo, naghiwalay kayo. Ba't kayo naghiwalay? Nung grade 11 ako, kaka-break. Galing din po ako sa kaka-break up. Tapos po yung may nanligaw po sa akin. Hindi 8 months yung nanligaw. Mm. Then yun, sinagot ko. Bago po kasi ko magpaligaw, nag-decide po muna ako na kasi siya gago, gano'n, yung basugalero, gano'n. Yan, classmate mo? Hindi po, mas bata siya sa akin. O, ilang taon? Grade 2? grade 10 siya noon, grade 11 ako. Isang taon lang naman ang agwat. Apo. O, tapos? October 10 po, 2020, sinagot ko na. Ganyan. Then, yun po, okay naman po yung relasyon namin hanggang sa... seloso po kasi siya. Di yun, hanggang sa nung August 18, birthday nung kaibigan ko, sinama ko siya. Nag-away po kami noon. Tapos, yun, simula noon, nanlabo siya, nanlamig, ganun. Tapos nung August mga 20 plus. Mm. Yun, nag-decide po ako na magpahinga muna kami. Kasi, gusto na rin daw niya po magpahinga. Bakit gusto? Teka lang. Ilang months na kayo bago niyo ginusto na magpahinga? Wait pa. Nagbilang pa siya ng buwan. 10 months po. 10 months? Bakit kayo nag-decide na magpahinga ni jowa? Ewan ko sa kanya. Matagal na sa 10 buwan na po na yun. Lagi ko siya nakikipaghiwalay. Siya po lagi nakikipaghiwalay. Bakit siya lagi nakikipaghiwalay? Immature, ganun. Bakit siya immature? Seloso po, ganun. Dahil sa selos. Ikaw, nakikipaghiwalay ka ba sa kanya? Hindi po. Pero nung bago-bago kami, ako po. Pero... isang minsan lang naman po ay siya. Di yun. Sana po lagi makikapag-break. Ganyan. Okay. So ngayon break na kayo? Nagpahinga po muna kami. Pahinga August, lang. Parang cool off. Ganun. Opo. Tapos? Tapos, nung mga September,
August 24, ganyan-ganyan. Tapos no, ano, nung ilang araw lang, naka-isang araw lang yata ako, di ko po kinaya. E di, yun, ako po'y nag-habol, nakipag-ayos ako. Sorry po ako, ganyan-ganyan. September 8 po yata yun eh. Tapos nung pagpunta ko sa kanila, wala po siya, hindi ko nabutan. Tanghali po yun eh. Sabi po ng nanay niya, nakulong daw po dahil walang face mask. Madaling araw daw nakulong po. Nakulong dahil walang face mask? Ako. Tapos? Tapos yun po, no, ano, inintay ko po siya hanggang alas 5. Yun, dun po. Nag-sorry ako, nagpakaawa ko sa kanya na ayusin namin, hindi ko kaya, ganyan-ganyan. Then, ayaw niya na po talaga. Ay, gusto niya na daw pumupaya niya. Sabi niya na lang na, sige, try natin. Sabi niya gano'n. Pag di nag-work, ano, hayaan na natin isa't isa. Sabi niya okay, tapos tinry niyo. Opo, edi August 8, 9, and 10, mansari po namin 11. 11 months sa amin. Di, nandun ako sa kanila. Di, hawak ko po yung phone niya. Tapos ano, may nakita po ako sa screenshots niya na konbo ng babae. Tinanong ko po siya, sino to? Sabi ko naman yan. Sabi niya, wala, barkada niya daw. Yun yung, naki-online nandun sa kanya. Tapos ano, di, hinayaan ko na lang po. Tapos, pero, nagdududa pa rin po ako noon, yung mga oras na yun. Tapos, nung ano, pag pinatid niya na po ako ng gabi sa bahay, then tumambay muna siya doon. Then, habang nag-cellphone siya ako, tinanong ko uli sa kanya kung sino yun, kahanggang. Sabi niya, binanggit niya yung name ng barkada niya. Tapos, nung ano po, sabi ko, nagsalita ko ng salita na kung ano-ano atin. Sabi niya, di ka ba naniniwala sa akin? Nagalit po sa akin. Tapos, nung ano, chinat ko po yung babae para makasure ako. Chinat ko yung babae, sabi ko, kilala mo ba yung barkada nito, yung pangalan? Then, hindi daw. Tapos, tinanong ko, kilala mo ba yung pangalan po ng ex ko? Sabi niya, hindi rin daw. Tapos, sinend ko po sa kanya yung condo nila ng ex ko. Then, sabi niya, dun po umamin yung babae. Na tas, sila nung lalaki? Opo. Oh, so, tinuloko ka, ganun. Opo. Tapos sabi ko, send mo nga ako sa akin yung condo nyo, kakong ganun. Di sinend. Tapos bago po yun, umalis na po yung ex ko. Sabi niya, nag-sorry lang siya. Tapos inakap niya lang ako ng saglit, tapos umalis na po siya. Tapos sindan ko po siya sa gate namin. Sabi ko ganyan sa kanya. Bigla na lang paglapit ko po sa kanya, sabi niya gano'n, hindi mo ako deserve, ganyan, ayoko na, ganyan. It's not you, di ba? It's me. Tapos yun po, sabi ko, hindi mo lang ba ayaw sa'yo, hindi ka mag-sorry, sabi ko sa kanya gano'n. Then, nag-sorry na lang po siya ulit, tapos umalis na. Okay, so sa madaling salita, i-shortcut natin ito. Kayo pa ba ngayon or hindi na? Hindi na po. Hindi na. So, anong tanong mo sa... Medyo naiintindihan ko naman eh. So, anong tanong mo sa akin ngayon? Di ko po alam eh. Mahal mo pa, ganun? Opo. Kaso, nga po. Yun, August 15 po, nag-inom ako. Nagpunta po ako sa nila noon. Nagbaakaawa po uli ako, ganyan-ganyan. Pero nung andun po ako sa kanila... okay na kami, parang balikan ano moment po? Na, ganun. Opo, nagsasalita tapos? Na po siya ng matatamis na salita. Then, pag uwi ko na naman po, nagbago na ng isip niya. Sabi break ko, na naman daw kayo, ganun. Tinanong ko sa kanya kung ano yung sinabi mo kanina, bakit ano yung mga sinasabi mo. Wala na daw yan, kalimutan ko na daw. Then, sabi ko, sinilalayuan mo akong ganun sa kanya. Wala daw siya dalalay. Pero nung pagka ano-ano ko, yun, may bagong babae na naman siya, yun. Tapos yun. Oh, so mahal mo ba? Papuputulin na kita ngayon, Erica. So, ibig sabihin, mahal mo pa rin siya kasi kaya ka nga tumatawag dito sa Dear Tita Kim kasi parang gusto mo pa rin maipaglaban yung pagmamahal mo sa kanya, tama ba? Yes po. Pero siya, gumive up na sa'yo tsaka niloloko ka. Yeah. Tama? Opo. Okay, so ngayon, ang tanong mo is, kung dapat mo pa ba siyang ipaglaban? Ganun ba? Opo. Dapat pa po bang ipag...
laban ko siya or give up na po ba ako? Ay, syempre naman dapat mag-give up ka na. Ang bilis, di ba? Erica, alam mo, first and foremost, napaka immature talaga. So kasi nasabi mo na naghihiwalay kayo because of immaturity. I think it's not just because immature siya, but because you also have a fault on that immaturity. Hindi ko dinidisregard na dahil 18 years old lang kayo. Kasi may mga 18 years old naman na maayos mag-decide sa buhay. May mga 18 years old naman na parang matanda na mag-isip. Meron na mga 40 years old na isip bata pa din. So huwag natin sasabihin na 18 years old lang yan, module-module ka lang muna. Ganon, di ba? Kasi meron din tayo mga lolo, lola, nanay, tatay, nag-asawa lang yan, 16, 18. Pero faithful. Tsaka alam nila yung responsibility na meron tayo. Pero this is not a talk or an issue of age. This is an issue of immaturity. Kasi kung paulit-ulit ka nang niloloko, eh paano mo masasabing seryoso sa isang tao, di ba? So, for you, Erica, dun sa tanong mo kung dapat mo pa ba siyang ipaglaban, alam mo, I'm 100% sure na hindi mo dapat pinaglalaban yung ganyang sitwasyon. Diba? Yung isang tao na paulit-ulit ka lang niloloko, yung isang tao na pag ulit-ulit lang na pinaglalaruan yung emosyon mo, yung break kayo ngayon, mamaya-maya balikan, sabay break na naman. Baka natin ipaglalaban yung isang taong gano'n. Diba? Ay, sakit ba siya para ipaglaban? Loka, diba? So parang you're just wasting your time and emotion to that person. Girl, 18 years old ka pa lang at marami ka pa makikita ng mga lalaki. Bakit mo ipupukpok yung sarili mo sa isang lalaki na yan na dinadump ka lang pa ulit-ulit? At saka, pwede ba? Teka, hindi ko muna sasagutin yan. Alam ko naman, Erica, nakikinig ka ngayon eh. Eric, teka nga, ito na nga, sasagutin ko na nga. Erica, ikaw ba yan? Erica! Erica! Si Erica to? Ah, si Erica. Hindi po. New caller po ito. Ah, sige. Mamaya ka ng new caller. Mamaya na ha. Magtawag yung new caller. Pero eto na nga. Isasabihin ko lang kay Erica habang tinatawagan itong new caller natin na ito. So, sa mga ganong sitwasyon, siguro nakikinig ka pa rin ngayon kahit hindi ka na present sa call, di ba, Erica? Pero, yung mga ganon kasi na paulit-ulit na lang na ikaw ay dinadump, binabalikan, sabay, lulukohin naman, I don't think deserve talaga na ipaglaban. Kung meron ka man dapat ipaglaban ngayon, ipaglaban mo muna yung pag-aaral mo. So, masyadong maaga para i-waste natin yung oras natin at magbakaawa tayo sa mga tao na tinatapon tayo. Diba? Kakaloka. At saka ito na nga sa mga kababaihan, kung pipili kayo ng lalaki, pumili kayo ng mga lalaki na may direksyon sa buhay. Hindi yung mga lalaki na iinuma maya-maya, di ba? Hindi mag-aaral ng maayos, mamaya-maya nakulong. Ano pinagagawa sa buhay. Pipili na lang din kayo na paglalaanan nyo ng emosyon. I-invest nyo doon sa tamang tao na meron kayong maganda kinabukasan na responsable sa buhay. Ang dami-daming responsable dyan. Hindi porke ma-appeal, hindi porke guwapo. Go na go, Gina kayo. Di ba, hindi porke famous sa school. Di ba, ang lakas ng appeal, ang lakas ng pabang. Di ba? O kaya naman, kahit professional pa yan. Di ba? Pero alam nyo naman na walang sense of responsibility na naititira sa sarili. Ba't nyo ilalaan yung buhay ninyo dyan? So, I think, Erica, ang una mong problema yung pagpili ng lalaki. Pumili ka ng tamang lalaki na pagkakabaliwan mo. Magiging baliw ka na lang din sa pag-ibig. Maging baliw ka na sa tamang tao. Diba? Alam niyo yung pag-ibig kasi talaga, nakakabaliw yan. Sa totoo lang. Diba yung mga matatalinong tao nga hindi nakakapag-desisyon ng tama when it comes to love? Pero kung magiging baliw ka na lang din sa pag-ibig, maging baliw ka na doon sa tamang tao at sa may sense of responsibility, hindi doon sa tao na siya mismo sa sarili niya, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Kakalok. Ay, nagalit tuloy ako. So ako, I don't mind if you're 18 years old, 19, 20, age doesn't matter here. What matters here is your sense of responsibility and maturity. Kasi nga, may mga 16, 17, 18 na mga mature na mag-isip sa buhay, alam na yung patutunguhan. Pero kung ganyang klaseng lalaki, di ba, parbulin, di ba, ikaw na nga nagsabi, G-A-G-O, di ba, na hindi maganda yung record, di ba, na hindi alam kung anong gustong gawin sa buhay, eh bakit pag-aaksayahan mo ng panahon yung sarili mo na ipaglaban yung pagmamahal mo sa ganyang klaseng lalaki? So, it's not a question
question of dapat ipaglaban ko ba o hindi. It's a question of dapat ba na yan ang pinili mo at yan ba yung taste ng lalaki na dapat mahalin mo. Ngayon pa lang nasisiraan ka na ng bait dahil sa mga pinanggagawa niya. Eh, bakit mo pa ipagpapatuloy? Ay, naku, nakakaloka. O, siya, move on na tayo. Oh, Erica, hindi na kita babalikan na kasi I guess nasabi ko na yung gusto kong masabi sa'yo. And I hope na intindihan mo yung gusto kong sabihin sa'yo na kapag mga ganyang klase ng lalaki, hindi na kailangan tinatanong kung dapat pag-ipaglaban. Ang dapat mong tanongin, tama ba itong napili ko?